We have God-given dreams. Mga pangarap na binigay sa atin ng Panginoon. Pero ilang pangarap na natin ang ating kinalimutan dahil sa takot. Ilang accomplishments na ang dapat na nakapangalan sa'yo. Pero hindi natapos. Dahil sa na-paralyze ka sa takot. Pag-isipan mong mabuti ang tanong na to. Ito lang ang sakin. Kung magpapatuloy kang mabuhay sa takot, then yung family mo, mga kaibigan mo, and ang iyong church ay mami-miss out ang iyong unique contribution. Kapag pinagpatuloy mo ito, you and I are robbing God's glory. Kung mananatili ka na mamumuhay sa takot. Imagine na ikaw ay nasa huling sandali na ng iyong buhay sa iyong deathbed. And around you ay yung mga ghost ng iyong mga pangarap, ideas, ability, and mga talents na binigay sa iyo sa buhay mo ni Lord. At sa iba't ibang kadahilanan, you never pursued those dreams. You never acted on those ideas. At hindi mo man lang ginamit ang iyong mga gifts. And andun sila, nakatayo sa iyong deathbed. Sa iyong mga huling sandali, nakatingin sa iyo habang galit na sinasabing, binigay kami sa iyo at ikaw lamang sana ang makakapagbigay sa amin ng buhay. And ngayon, mamamatay na kami kasama mo. Forever. Ang tanong dito ay, kung mamamatay ka ba ngayon? Anong mga pangarap, mga ideas, anong klaseng leadership, anong libro, anong gifts ang mamamatay kasama mo? Miles Monroe once said, ang pinakamayaman na lugar ay hindi sa Far East, kung saan maraming oil, hindi sa South Africa na maraming diamonds. Ang pinakamayamang lugar sa mundo ay nasa sementeryo. Dahil doon makikita mo ang mga potensyal na hindi nagamit. Mga pangarap na hindi nakamit. Doon makikita mo ang mga taong naging preso na ng kanilang sariling takot. At namuhay na hindi masagana. Yun siguro ang dahilan kung bakit may isang babae nagtanong, What if nabuhay ka sa buong buhay mo at sa huli, madidiscover mo na mali pala kung paano ka nabuhay? Yun din siguro ang dahilan kung bakit nasabi ni Henry David, isang American philosopher, to reach the point of death only to realize that one has not lived at all. To realize na di mo man lang na-scratch ang surface ng iyong potential. Pagod ka na ba na mas stuck sa takot? God wants to give us courage para harapin ang ating mga takot. Ano ba ang mga kinakatakutan mo? Saan ka ba dinadala ng takot mo? Sa inuman? Sa mga antidepressant? Ano yung mga lowest point of your life na andon ng takot? At ikaw ay paralyzed dahil natatakot ka sa iba't ibang bagay more than you love the glory of God. Maybe it's a broken marriage. Maybe natatakot ka na malaman ng iba na ikaw ay tao lamang. And you have cracks and fractures in your life. This is why Jesus went to the cross, dahil alam niya ang ating brokenness. Kung nasasaktan ka man ngayon,
We have a Savior who longs and loves to touch people with His grace. Maybe it's an addiction. Halos gabi-gabi, bote ang iyong katabi. Maybe naliligaw ka sa buhay at paikot-ikot, and you are not challenging yourself na mag-push dahil natatakot ka na mag-fail. Mas gugustuhin ko pang subukan man lang at mag-fail kaysa sa hindi ko man lang masubukan. Ano hinihintay mo? Meron nakahanda sa iyo ang Panginoon na magandang bagay na naghihintay sa iyo once you push through. Ano ba ang nilagay ni God sa iyong puso? Follow it. Ano yung mga bagay na maaaring makapagbigay ng malaking impact sa mundo? At nasa isipan mo ito at naghihintay na lang ng iyong action. Maybe some of you are still afraid and saying, "Yes, Zeus, gusto ko yung sinasabi mo, pero if gagawin ko ang mga bagay na yan, maraming bagay akong kailangan i-give up." Well, kaibigan, dito sa mundo, napakaraming bagay natin na pwedeng makuha at ma-acquire. Pero, ang pinakatanong ay, are we really actually living the best out of life? Hindi ba taya ng buhay kung gaano kadami ang iyong possession? And maaring ang iba sa inyo ay sinasabi na, "Bro Zeus, naiintindihan ko sinasabi mo, pero if meron sana ako nito, I could. If meron sana ako ng ganito, I would. Or meron akong ganito, I should." Huwag kang mamuhay sa woulda, coulda, shoulda life. Meron kang Panginoon. Meron ka na ng lahat ng kailangan mo. Meron ka na ng lahat ng kailangan mo ngayon. In Jesus. Hindi ko alam kung anong klaseng Goliath ang meron ka or giant, but you have Jesus. Harapin mo ang iyong mga takot by trusting Christ. Maaring manibago ka sa ganitong perspective, but with God's help and protection, ayaw niya na mamuhay ka at mag-paralyze ka sa takot. Gusto niya na sa kalagitnaan ng iyong takot ay magtiwala sa Kanya, so that He could fight our battles for His glory. Today, the Lord will be with you. Today, God will touch the deepest broken part of your life. Today, the Lord will do it.